الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل كل شيء أدعو الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن يجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب والسيئات وكفر عنا الزلات وضاعف لنا الحسنات. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا رحمة تغفر بها ذنوبنا وترفع بها شاهدنا وتثقل بها موازيننا وتغفر بها لموتانا وتشفي بها مرضانا وتهدي بها ضالنا يا أرحم الراحمين. So, nabiliw na kapatid, mga mahal na kapatid, napahaba lang ng bahagya yung ating pambuhat sapagkat naglalaman yon ng mga panalangin. Pangkalahat ang panalangin, hindi lamang para sa nag-iisang tao, kasi hindi lamang para sa nag-iisang kalagayan, bagkos saklaw nito ang lahat ng kalagayan na kinatatakutan, pinangangambahan, at hinahangad ng bawat mananampalatayang Muslim. At naway, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang panalangin yon, hindi lang nanggaling sa isang tao, kundi sa lahat-lahat ng nandito at sa lahat ng naghangad na sumuporta dito, lahat ng naghangad na maging bahagi ng programa ito, sana nawa ibilang sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, kasasaklawan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng habag na kanyang igagawad sa kanyang nanayin. So, sa programa ito, unang-una, nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na nabigyan tayo ng magandong napakagandang pagkakataon. Unang-una, magkita-kita. Pangalawa, magsama-sama para gumawa ng mabuti. At pangatlo, magsama-sama para magkaroon ng malaking gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagpapauna natin, para sa mga nandito ngayon, yes, nakamuha tayo, masaya. Yes, nakikita-kita tayo, pero first and foremost, huwag natin kalimitaan na sa bawat galaw na ginagawa ng isang Muslim, huwag niyang tanggalin doon ang niya hasan. Ibig sabihin ang mabuting hangarin. Sapagkat mula dito, ay bibigyan tayo ng gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa panginampalataya Islam, papasalamat tayo at nabuo ng programa ito. Pero bago po tuluyang bigyan ang mga kaunting pagpapagdilinaw o pagpapaliwanag o ang mga mensahe na isko iparating sa hapong ito o sa gabi ito, nais ko munang bigyan ng pagpapakilala ang aming samahan. No, ang aming samahan. So ang aming samahan ay pinangungunahan ng aming pinuno na si Sheikh Ustaz Ahmad Hadir at nandiyan si Ustaz Rashid Mindasan at nandiyan si Ustaz Khalid Gorospe at nandiyan si Brother Amir Muhammad at nandiyan yung nandiyan sila Brother Ismail Ismail Ali, no? At of course kasama din dito yung kapatid natin na sumakabi ng buhay na si Jamil Jamil Bukay. At of course kasama din dito yung bumubuo ng Islamic Focus. So, itong Islamic Focus para sa kabatiran ng lahat ng mundo dito ngayon. Nagsimula ito sa isang sa idea. Dahil halos lahat naman ng tao sa ngayon ay aware sa nangyayari sa mundo. No? Lahat ng tao gustong-gusto, kahit batang maliit, may pera o wala, gustong gumamit ng computer, gustong gumamit ng technology, gustong gumamit ng iPhone, gustong gumamit ng laptop, so. So, nag-start itong idea nito last Ramadan. Last Ramadan, nagsama-sama kami ulit, nakita-kita kami hanggang sa yung buong Ramadan, hindi na kami nag-iwalay. Hanggang sa ako mismo, halos doon na ako natutulog sa masjid, sa Ibn Abbas, sa Kaluokan, patagaling ko sa trabaho ko. Diretso na ako, hindi na ako umuwi ng bahay, umuwi na ako ng pag para magbigay. So doon nag-start itong Islamic Focus. Nag-start ito sa isang magandang hikain, sa isang magandang layunin. Tapos, nagsimula ang bawat isa na gumawa ng paraan para masimulan. So nag-start kami sa bumunting paraan sa
sa mga kalamitan, nag-start kasi bawat isa kami may mga personal na gamit. So, nag-start kami doon. Hanggang sa di kalaunan, sa sobrang bilis, ito yung makikita natin sa mga gawain mabuti, si Allah ang nagpapagaan. Si Allah ang nagpapadali. Allahumma yasir, wala tu'asir. O Allah, gawin mong madali sa amin ang lahat ng bagay. Huwag nang gawin mahirap. Italo Frank, sa pagpunta ko rin dito, napakahirap. 4 months akong nakahiga. 4 months akong nakahiga. Siguro mga 4 na beses lang akong nakaupo. Pang-4 yung kahinaan, hindi nag-bed yung pa. Pero dahil kung gusto mong gawin ni Allah sa mga tala na madali ang lahat ng bagay, walang imposible. Walang imposible. Kung sa madali sabi, sa halos isang buwan na pagsasama namin, nabuo itong idea. Nakabili na kami ng mga nilang gamit at nakagawa na kami ng taping. At napakarami na namin nagawa, alhamdulillah, nakagawa na tayo ng series of lectures at yung ilang mga short film, nakagawa na tayo. So, nag-accumulate yung mga gawain namin sa konting span lang ng time. Sa konting oras na ibinugol namin samantalang parang magkabarkada lang, ayun na, nakabuo na kaagad ng magandang gawain. So, sa madalit sabi, sinimula namin itong gawain na ito sa ganun lang. Parang usap-usapan lang, tapos nagkaroon ng konting buha, hanggang sa nag-start kami i-launch siya partially. So, ang part ng launching namin, kung ano lang yung mas madali sa amin. So, nangyari ito, habang nag-start kami, kasi meron siyang nagpagandang loob na kapatid natin, ang pangalan ni Sister Ismail Ali, Allah Ibarati. Sabi niya, ano kaya kung pumunta kayo dalawa? Magdaawa kayo doon? Alhamdulillah, pumunta kami, siguro. Pagkatapos ng work, sabi ko, pumunta tayo doon, mga Friday, pumunta kami doon. Thursday. So, nakarating kami doon Friday. So, from Friday, Saturday, Sunday, alhamdulillah, kasaganay yung time. No? Alhamdulillah, nagugol sa kabutihan nila. Kasi bakit? Puro daawa yung nangyari doon. At ang isa pang maganda, karamihan sa audience namin doon at karamihan sa nagsyahada, iglesia ni Cristo. Yes! Meron isang pagpo, sa pagdating namin doon, dumiretso kami sa Tadilagat, meron kami nakatagpo, isang iglesia ni Cristo. Umupo kami doon from, I think, 10 o'clock, natapos kami Fajar time. Pero pagkatapos ng Fajar time, alhamdulillah nagsyahada. So, from that point, kita niyo yung tuloy-tuloy na gawain na alhamdulillah, nagkaroon ng magandang plano. Tapos, pagkatapos nun, kinaumagahan, may hotbah, pagkatapos nun, pauwi na kami. Bago kami umuwi, ginagay namin yung lahat ng tao. So, karamihan talaga tayo ulit, iglesia ni Cristo ulit. Halos majority ng mga non-Muslims na dumating, iglesia ni Cristo. So, ito yung magandang nangyari. After nung lecture natin, lecture ni Brother Ahmed, ni Ustad Rashid Iglesias, alhamdulillah, I think yung nagsyahada, okay yung dami kasi okay. Hindi ako magkamali, siyak ang nag-ibrit after the lecture. So, dahil gawin kami sa oras kasi kinakailang makabili kami sa Metro Manila at that time din, wala kami pahinga, kulang kami sa tulog, lahat. Pati driver namin, kulang lahat sa tulog. Anong ginawa namin? Nag-decide kami bumalik. Gabi. So, wala kami pahinga for 2 days. So, sa pag-uwi namin, ako, mula nung bumiyahe kami, hanggang sa pagbalik, wala akong maalala. Kasi, pagod kami. Naalala ko lang, nung stock over kami, kumain kami. Pagkatapos, wala akong maalala. Hindi ko ito kinukwento para sa, ano lang, meron akong gusto ko para din dito sa mga kapatid. Ang gusto ko rin para din sa inyo dito, anong kaya kung ganitong mangyari sa inyo? Sobrang saya, masaya yung mga oras na pinagdaanan namin doon, alam ko nila. Mula pag-alit dito hanggang sa pagdating, hanggang sa pagbalik. Hindi lang kami nag-usap kasi tulog na kami. Mula Lawag hanggang sa kainan dito sa may Pampanga, eh, malapit sa Pampanga. Masaya, tulog kami lahat. Pag-gising namin, natulog ulit. Ito ngayon.